$25 million kada laban. Ganyan daw kalaki ang maaring makuha ng mga boksingerong kapareho ng kalibre ni Manny Pacquiao. Pero ayon sa isang eksperto, kung anong bilis ng pagyaman ng isang boksingero, siya rin daw bilis ng paglaho nito kapag napabayaan. My report, si JP Soriano. Abala sa pag-iensayo sa isang boxing gym si Ed Espinosa ng abutan ko. Pero hindi siya narito bilang isang boxer, kundi bilang isang boxing teacher at coach. Minsan na rin sinubukan ni Ed na mag-boxing, kung saan kumita rin siya. Ang kanya raw idolo, ang kanyang kapatid na world boxing legend at two-time world boxing champion na si Luisito Espinosa. Pero tila di raw niya tadhana ang maging isang world boxing champion. Tumigil siya sa boxing matapos mag-asawa at magkasakit ng ilang buwan. At halos kasabay nito, ang iba't iba raw problemang naranasan ng kanyang boxing champion na kapatid na si Luisito. Ang dating kumikinang na tagumpay ng kapatid, nauwi raw sa wala, gaya raw ng iba pang sumikat na boksingero. Kay mga ibang sikat, nagsisisi sila sa uli dahil hindi nila napanghalagaan yung pera nila, nalustay nila. Agaya ng brother ko, sikat siya dati, hindi niya pinanghalagaan. Nasa Amerika na raw si Luisito Espinosa ngayon at di hamak na mas simple na lang ang pamumuhay. Gaya ni Luisito Espinosa, nagbigay din ng napakalaking karangalan ng isa pang world boxing champion mula sa General Santos City na si Rolando Navarrete. Pero napakalayo na nito sa kalagayan ni Navarrete ngayon. Ang pagkakamali kasi nito, itong mga boksingero na ito, is that hindi sila nagkaroon ng sense na mauubos itong pera nila, no? Hindi sila nagkaroon ng opportunity na mag-aral man lang. Karamihan daw kasi sa mga boksingero, pinasok ang boxing para matakasan ang kahirapan. Dahil karamihan sa mga boksingero, kaya nga sila nag-boxing dahil sa sobrang hirap. Kasi ang mentality kasi nila, nakakausap din natin ang mga boksingero, sanay sila sa wala, no? So pag nagkaroon sila at winaldas nila yon, okay lang. Sanay naman kami sa wala eh. Gusto lang namin masayang buhay. Parang ganun. So, ganun ang mentality and kulang sa education. Ayon sa mga eksperto, ang mga kagaya ni Manny Pacquiao ay maaaring kumita ng hanggang $25 million kada laban. Di pa kasama ang pay-per-view shares. Ang isang kagaya ni Nonito Donaire, pwedeng kumita ng hanggang $3 milyong. Ang isa raw world title contender, pwedeng kumita ng $25,000 kada laban. $5,000 to $10,000 naman ang pwedeng kitain ng isang tinatawag na prospect fighter na sumasali sa mga 10-rounder fights. Para mapangalagaan ang kinitang pera, payo ng isang financial management expert. Una, dapat daw ay magkaroon ng goal. Alamin daw kung ano ang gustong magkaroon at makamit gaya ng bahay at kotse para sa pamilya. For example, isang sikat ka na boksingero, no? Kumikita ka ng malaki, no? Ang objective mo ngayon, ang alam mo naman na hindi ka naman magbo-boxing hanggang 35 or 40, no? So kailangan i-preserve mo yung mga kaperahan mo. Napaka-importante rin na once na may pera ka na, madami ka ng pera, maganda ning kinikita mo, mag-aral ka rin. Mag-aral ka kung saan pwede ilagay yung pera. Pag-aralan mo, kausapin mo yung mga taga-bangko, no? Yung mga reliable na mga finance expert, no? Sabi ni Ed, nagtuturo na rin daw ng boxing ang kapatid na si Luisito at kasama raw sa mga itinuturo nito ngayon. Pangalagaan yung pera para hindi kayo dumating sa inaano niya ngayon. Kasi pag hindi ka ano yung leksyon, hindi ka matututo. JP Soriano, GMA News.